Hi, it's me, F, and welcome sa channel natin. At huwag mo na rin sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ganon. At syempre, i-like at i-share mo na din. At bago ko simulan ang video nito, magkakaroon muna tayo ng konting disclaimer na ang lahat ng magiginig ninyo sa video ito ay base po lamang sa aking sariling experience at sariling opinion. So yun na nga, magbibigay tayo ng tips kung paano makapasa sa online job interview. So sa kasalukuyan kasi, usong-uso na ngayon yung work from home at isa na nga dito ang pagiging isang ESL tutor. Sa ESL tutor, isa na dito ang pinakamagandang company ng Rarejob. So paano nga ba makapasa kapag mag-i-interview ka sa Rarejob? So unang-una, kailangan magsisimula yan sa sarili mo. So, alam ko na kapag job interview andyan, hindi natin maiiwasan yung kakabahan tayo. Well, ako din, kinabahan. Pero, kailangan magsimula yan sa sarili mo na dapat paghandaan mo. I-anticipate mo na yung mga iba't ibang klase ng tanong na itatanong sa'yo. At paghandaan mo na rin yung mga tanong. Pero mind you na huwag mo namang kakabisaduhin word by word yung sagot mo dahil once na nakalimutan mo ang isang word and sunod-sunod na yung pagkakamali mo. And also, since sinabi nga nating online job interview sa bahay lang, kailangan pa rin yung personal appearance natin ay kailangan maayos. So, kailangan magdamit tayo ng corporate attire kung kinakailangan. Pwedeng mag-polo, pwedeng mag-blazer, or pwede kang magsuot ng may collar, polo shirt, something like that. Kailangan maging presentable ka na parang office type pa din yung setup mo. And also, kailangan din natin dito yung mga tools. Ano nga ba yung mga tools na gagamitin natin dito? Andyan ang computer, laptop, andyan ang headset, at kailangan din natin ng webcam, at the same time, internet. So, pag-usapan muna natin ang computer. Pwede namang gamitin ang computer or laptop. Pero syempre, bago ka pa-schedule for interview, kailangan ma-meet mo na kaagad yung mga requirements. Like for example, kung anong klaseng OS ba ang kailangan nila, anong klaseng memory ba yung kailangan nila, and so on. And also, sa headset, mas nire-require nila yung may noise cancelling na headphones para at least, syempre since online nga ito, para maiwasan natin yung mga extra noise sa paligid natin dahil hindi naman talaga natin minsan maiiwasan na minsan may maingay. And also, internet. Mas preferred nila ang wired internet. So, yun yung mga kailangan natin. At yung webcam. Actually, sa webcam, kung meron ng built-in webcam ang laptop ninyo, then okay na yan. Pero kasi ako, kung akong tatanungin nyo, mas gusto ko yung external webcam kagaya ng itong ginagamit ko is Logitech. Bakit ko naman nasabi na mas okay ang external webcam? Kasi mas maa-adjust mo yung position niya. Kasi kapag yung ginamit mo yung built-in webcam lang, kung ano yung position ng laptop mo, yun lang, hindi mo na siya mababago. Unlike kapag may external, pwede mo pa siyang i-adjust, pataas, pababa, patagilid, kung ano mang position ang gusto mo. And yun, kapag okay ka na sa mga tools na gagamitin natin, then ayun, kailangan mo nang pag-isipan kung saan yung lugar ka magpipwesto ng inyong interview. Siguro mas maganda kung sa kwarto, yung closed, and also para hindi siya masyadong maingay. And kailangan yung background natin, it's either white background or any background, siguro basta plain. Wag naman yung background natin yung nakikita yung mga kung ano-anong magulo or mga clutter sa likod natin and all that. Or much better, white background na lang, mas safe yun. Okay? And also kapag okay ka na dun sa place, sa tools, at ready ka na rin sa sarili mo, huwag mo rin kakalimutan yung be on time lagi. Siguro much better kung schedule mo ay 10:30 a.m. Much better mag-online ka na ng 10 o'clock a.m. para at least kung sakali man na meron kang makitang problema, eh magagawa mo na kaagad siya ng paraan bago pa mag-start yung interview mo. And also, kapag okay na lahat, andyan ka na, on time ka, at nakaset up ka na,
dapat kapag humarap ka sa interviewer mo, maging confident ka. Okay, huwag kang kakabahan, wag, kahit kinakabahan ka, huwag mong ipapakitang kinakabahan ka. And also, maging polite ka sa pagsagot mo, and at the same time, huwag kang tumingin kung saan-saan. Diretso lang sa camera ang tingin, hindi yung palingalinga kang ganyan habang sumasagot, huwag ganon. Isipin mo na yung camera, yung tao na nag-i-interview sa'yo. And also, kailangan makinig kang mabuti. At sumagot ka lang kapag tinatanong ka. Hindi yung okay naman yung maging pabibo ka, pero wag naman yung masyadong OA na kahit hindi ka tinatanong, hala, sige ang sagot mo, sige ang pasikat mo sa pagsasagot, or kung ano-ano yung mga sinasabi mo na minsan out of topic na. So, huwag ganon. Sumagot ka kung tinatanong ka, at okay lang maging pabibo, wag lang OA. Okay? And also, importante din yung pagsagot ng totoo. So, kapag tinanong ka ng mga questions, lalong-lalo na kapag personal information, sabihin mo yung totoo para hindi ka naman nahihirapang mag-imbento ng mga kung ano-anong sagot, dahil makikita at mararamdaman nila kung ikaw ay nagsasabi ng totoo. Dahil pag na-feel nila na hindi ka nagsasabi ng totoo, maraming follow-up questions ang itatanong sa'yo, at doon ka na mahihirapan kung paano mo tatahiin yung mga sagot mo. So much better sabihin mo ang totoo para at least hindi ka na naman problema sa pag-isip kung ano man yung isasagot mo. And at the same time, makikita nila yung authenticity mo, and at the same time yung uniqueness mo para umangat ka. So yun, kailangan magsabi ka ng totoo. And also, hindi naman kasi lahat perfect when it comes to job interview. Andyan yung minsan nagbabakal ka, andyan yung minsan na nakakalimutan mo kung ano yung sasabihin mo. Okay lang yun, pero kailangan ipakita mo pa din na may potential ka at willing kang matuto. And also, ito ay isa sa pinaka-importanting tip na maibibigay ko sa inyo. Kagaya nung unang sinabi ko, kailangan i-anticipate mo na yung mga itatanong sa'yo, pero huwag ka namang atat sumagot. Like for example, may tinanong sa'yo yung isang question, pero gusto mo nang sumagot ka agad, at yung pagsagot mo sobrang bilis, huwag kang masyadong mabilis magsalita. Dahil once na nakalimutan mo yung sasabihin mo, doon na magkakaroon ng dead air. Siguro much better na medyo, hindi ko naman sinasabing sobrang bagal, pero yung normal lang na pagsasalita para at least may time ka pa na makapag-isip kung ano yung susunod na word ang sasabihin mo. And also, kailangan maging lively ka since ESL tutor, and kadalasan kasi sa mga students ng ESL tutoring is mga bata. And kailangan maging lively ka, kailangan makuha mo yung attention nila. So doon pa lang, kailangan, since nasa interview ka pa lang, makuha mo na yung attention ng nag-i-interview sa'yo para at the same time makita nila na may potential ito na pwede siyang magturo sa mga bata. So, yon. And also, importante din na sumunod sa mga instructions. Hindi yung masyado tayo nagmamagaling na ito yung pinagagawa sa atin, pero dahil masyado tayo nagmamagaling, ito iba yung ginawa natin. Matuto tayong makinig kung ano yung pinagagawa. So, yun lang. So, yun lang guys, ang aking maibibigay na tip sa inyo. Alam ko na hindi ganun kadali ang job interview, lalong-lalo na kapag online interview, dahil medyo iba yung sistema, pero kayang-kaya ninyo yan. Maging confident lang, paghandaan, and then wala na magiging problema. As long as nagsasabi ka ng totoo, kung ano yung nasa puso mo, yun ang sabihin mo para hindi ka nahihirapan sa pagsagot ng mga tanong. Huwag mong kakalimutan, maging confident ka. Okay? Yun lang, at sana huwag niyo rin kalimutang i-like at i-share ang video to, at mag-subscribe ka na! Bye-bye!